Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagigipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng buong nilikha. Buong galak nating ipagdiwang ang Eukaristiyang ito kung saan pinadadaloy ng Panginoon ang mga pagpapalang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo'y muling nabuhay, tunay nga siya ang ating kaliwanagan. Awitin natin ang papuri. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ibagalo mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol.
Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudeya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pangunay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoon Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit,
na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao. Nagligtas na kordero nang magkasundo tayo nang amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaniningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa. Papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya. Magbasbas ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus, at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad.
Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyo ng Linggo ng Muling Pagkabuhay. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Hindi ko po alam kung ano pa ang sasabihin ko, no, dahil nga overwhelming ang ating po mga nasaksihan, no, sa pagbabalik-tanaw natin ng mga nangyari noong ipahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Pero maniwala tayo sa hindi, buhay na si Kristo. Maniwala ka man o hindi, buhay siya. At ang atin pong paglalakbay, nakita natin, hindi nagtatapos sa paghihirap, sa pagpasan ng krus. No, na nakikita niyo po sa mismong harapan ng altar, hindi diyan nagtatapos. Hindi rin nagtatapos sa pagpapako sa krus, sa kamatayan. Doon nagtatapos sa pagkabuhay. Mabubuhay tayong muli. Mga anak tayo ng pagkabuhay. Bagamat ganito pa rin ang mga sitwasyon, katulad ni Maria Magdalena, katulad ng mga apostol, sa umpisa, hindi nila maunawaan pa ang mga nangyayari. Yan, para bang andun pa yung ano, no? Andun pa yung lungkot na nawala si Jesus, yung mahal niya sa buhay, kaibigan nila, hindi pa nagsisink in. Yung marami po sa atin, sa loob ng 2 taon, namatayan, nawala ng trabaho, bumagsak ang negosyo, maraming kamatayan na nangyari sa buhay natin. Kaya ngayon, pati mga mukha natin ay talagang lugmok na lugmok pa at malungkot na malungkot pa. Okay lang yan. Pero nawa, sa diwa ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, eh mabuhay ka na rin. At mas piliin mong mabuhay. Hindi mo man naiintindihan kung bakit kailangan mangyari, kung bakit kailangan mong maranasan, pero ang sinasabi sa atin, matatapos din yan. Kailangan mo lang pagdaanan, mabubuhay ka rin. Dahil si Kristo, hindi lang tayo sinasamahan sa paghihirap. Sasamahan tayo at sinamahan tayo mula sa sinapupunan hanggang sa libingan. Mula sa sinapupunan, sa hirap at ginhawa, sa kamatayan at muling pagkabuhay, sinasamahan tayo ng Diyos. Kaya mahirap pong sabihin, hindi ako naiintindihan ng Diyos. Kasi talagang pinagdaanan niya ang lahat ng ating pinagdadaanan sa ngayon. At nauna pa siya. Nauna niyang natapos ang kanyang misyon. Sa pamamagitan ng kwento sa ating ebanghelyo, totoo pong nabuhay si Kristo. Bagamat magpasa hanggang ngayon, may mga kasinungalingan pa rin na kumakalat, no, na hindi siya nabuhay, ninakaw siya. At maririnig niyo ang mga iba pang kwento ng pagkabuhay. Sa ebanghelyo, ang isang katunayan po, baka sakali lang, no, na makumbinsi ka. Ano ang
pagkakalarawan dito. Kasi sabi ni Magdalena, ninakaw ang Panginoon, tumakbo ang dalawang alagad, pagpunta doon, ano ang nasumpungan? Ang sabi po dito, yung ibinalot sa kanyang kayong lino, nakatupi. Maging yung ibinalot sa kanyang ulo, nakatupi na magkahiwalay. Kung nanakawin, magliligpit pa ba? Kung may magnanakaw ba sa bahay nyo, aayusin pa ba? Ibig sabihin, tapos na ni Jesus ang kanyang misyon. Iniligpit niya na. Di ba si Kristo po ay isang karpentero? At sa bawat pagtatapos ng kanilang mga inukit, iniligpit, inisinasaayos ang lahat ng mga ginamit niya. Nakatuping, maayos, na magkahiwalay. Tanda na hindi ninakaw ang katawan ni Kristo, kundi muli siyang nabuhay. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ngayon po ay sasariwain natin ang pangako natin sa binyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo binyagan, upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Ang inyo pong isasagot, opo, itinatakwil namin. Pakiulit po. Opo, itinatakwil namin. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ang inyong isasagot ay, opo, sumasampalataya kami. Pakiulit. Opo, sumasampalataya kami. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Noong tayo'y muling isilang sa tubig at espiritu, tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang wiwisikan po natin ng banal na tubig, tayo po, kayo. Hindi po yung mga imahin na daladala ninyo. Mamaya pa po yan pagkatapos. Malinaw po ba? Sa pagbibinyag, sa pagilon ng
Ibinangon mo kami, Ama, sa panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, tulutan mo kami ng iyong grasyang nagdudulot ng galak at kaganapan. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo nang may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Talikda nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod sa bayan nang may takot sa Diyos, tunay na malasakit sa mga mamamayan at buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likas yaman hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo. Ama naming Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Biyayaan mo nawa kami ng panibagong pag-asa at buhay sa pamamagitan ng isang malinis, tapat at mapayapang halalan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Naway ang mga yumao ay tanggapin sa walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na may likha ng lahat ng bagay sa bisari ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal,
para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umapo sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga mundo, napupunuan langit at lupa ng kanyang piyano. Hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sumi, aking dinggin, aking ipon.
nakaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sandiputla. At magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tanggap-lingapin mong lagi kaming masambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang paggagawad ng pagbabasbas. Ang dakilang kapistahan ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, kayo naway pagpalain ng makapangyariang Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Hesukristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayan ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magandang araw po.